Sa kagustuhan ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte sa pamumuno ni Governor Edgardo Ege Talyado na makapaglingkod ng mahusay, ay ipinagkaloob ang halagang 12,000 piso sa bawat isang volunteer teacher mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Kayo mga volunteers, kayo mga teachers, ang hirap kung kayo ay nagtuturo doon sa malalayong lugar na ang means lang ng transportation lang ay walang, hindi nga pwede mga sasakyan eh, lakad lamang. Pero ngayon po, siguro kayo ang magpapatunay na halos wala nang kayong madadaanan na hindi konkretong kalsada. At lahat po ay, lahat ng barangay po, ay kahit malayong barangay yan, lahat po ay may kuryente na yan. Andiyan pa po yung pinakamahabang boulevard na ginagawa namin ngayon. Mayroong total na 9,456,000 na halaga ang ipinagkaloob na cash assistance for the honorarian ng 788 learning support aides of volunteer teachers, 367 mula sa unang distrito at 421 volunteer teachers naman ang nakatanggap sa ikalawang distrito. Samantala, pasasalamat naman ang naging tugon ng mga guro para sa gobernador. Napakalaking tulong po nito sa amin kasi syempre po napakahirap din ang trabaho namin. Allowance, gano'n. So masaya po kami na tinulungan kami ni Gov, binigyan kami ng ganitong biyaya, ng cash assistance. Kaya yun po, malaki po ang pasasalamat namin. Alam ko po gano'n din, malaki rin ang pasasalamat ng mga kagaya kong learning support aid kay Governor Talyado. Thankful po ako dahil nagkaroon po kami ng gobernador na gano'ng kabait. At inisip yung kapakanan naming mga guro. Tulad po niya, hindi rin po kami magsasawa na tumulong, ibalik yung ginagawa niya na ginawa para sa amin. Naliligayahan o natutuwa dahil sa binigay pong ayuda, sapagkat alam po natin ngayon na napakahirap pong kumita ng pera, at bilang isang learning facilitator po, malaking tulong po ito kasi po ang pang-araw-araw po namin gastusin bilang mga volunteer po ng pagtuturo sa mga estudyante ay nangangailangan din po siyempre ng budget, just like yung pamasahe po namin, yung pang-araw-araw naming pagkain. Yung tulong po na ito ay malaking bagay para ma-survive po namin yung pang-araw-araw naming mga pangangailangan. Isang malaking tulong po ang binigay po ni Gov sa amin kasi nakatulong po siya sa pagtuturo po namin. Nakakapag-print po kami ng mga reading materials po para sa mga bata na makakatulong po sa kanila para matuto magbasa kahit wala po sila sa school. Kaya po ito pong financial assistant po na binigay niyo ay isang malaking tulong para sa lahat ng mga learning facilitator. Katuwang sa nasabing programa ang Team Gawa board members at Provincial Administrator Alvin Talyado na mayroong malaking advokasya tungkol sa edukasyon lalo na sa bayan ng Labo. Saludo ako sa inyong lahat dahil talagang yung pagiging teacher nyo talagang sinasapuso nyo. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At sa, kaya kami sa provincial government po, panguna po ni Governor Ege Talyado, talagang yung suporta po namin sa inyo, 100% po yan. Kaya talagang kung anong may tutulong namin sa inyo, bibigay po namin yan. Kaya sana po, sa inyong lahat, sana po, alam ko talaga mahirap maging teacher. Yan ang isa sa pinakamahirap na profession, pagiging teacher. Lalo na pag yung mga estudyante natin, mapasaway, makukulit, di ba? Talagang masakit sa ulo. Pero ganun pa man, talagang ang pagiging teacher ang pinakamahirap na profession. Bilang pinuno ng Committee on Finance sa Sangguniang Panalawigan na si Board Member Artemio Cerdon, ay agad nitong sinuportahan ang kaisipan ng punong lalawigan tungkol sa benepisyo ng mga volunteer teachers dahil alam at ramdam niya ang sakripisyo ng mga ito sa kabila ng kakarampot na natatanggap. Yung mga volunteer teacher kasi may mga gawain talaga dyan ang mga school na kinakailangan sila. Subalit ang halaga na pangsweldo para sa kanila ay hindi sasapat mula sa national government. Kaya ang ginawa naman natin ng provincial government sa kaisipan ni Governor Ege Talyado ay para sa pagpapatuloy ng dekalidad na edukasyon, para sa pagtuturo,
yung mga volunteer teacher na yan ay mabigyan ng laang halaga para sa kanilang pagbo-voluntaryong pagtuturo. Kasabay nito ay hindi naman ipinangako ng provincial government, ngunit isinalaysay ni Gov. Egaya na kanyang pagsusumikapan na madagdagan ang pondo sa edukasyon upang madagdagan rin ang matatanggap ng mga volunteer teachers sa lalawigan. Cindy Corioso, BHTV News.